Hi everyone, it's Kim and welcome back to my channel. And it's been 2 months wala akong update about my diet. Kasi nag-stop ako mag-diet dahil nag-summer vacation yung anak ko. Kaya ayun, hindi ako nakapag-update right away. Dahil nagkaroon ako ng problema sa iniinom kong gamot na thyroid medicine. Dahil tinigawat ako ng bongga. Nagkaroon ako ng mga cystic acne, ang dami. Hindi ko na magawang video ng kayo mukha ko noon. Hindi ko magawang mag-update kasi parang pag nakatingin ako sa camera or sa salamin, naiirita ako. Mas lalo ako nai-stress. Napipikon ako, yung confident ko parang bumaba. Kasi may mga nag-i-invite sa akin sa birthday sa amin. Sinasabi ko na lang palagi, I'm not in the mood. So, pero ang totoo, wala ako sa mood kasi nga ang dami kong tigyawat. Tapos hindi ako makapag-makeup. Kasi baka maya pag nag-makeup ako, mas lalo pa siyang dumami. Kaya ayun. Sobrang umano yung confident ko na bumaba talaga. Kaya sabi ng mamang ko, ipapalit ko na lang daw yung dosage ng medicine ko. Pero, babalik pa kami sa check-up namin sa, I think sa October pa. So yun, basta yun, hindi ako nag-diet dahil na simula nung in-stop ko yung medicine ko na yun. Yung energy ko bumagsak na naman, yung hormones ko abnormal na naman. Tapos, lagi na naman ako puyat. And kasi nga, nagsabay din yung bakasyon ng anak ko, kaya parang nawalan ako ng gana mag-exercise and diet. Kasi nanood ako ng mga show, tapos nagpupuyat ako. You know? So yun, yun lang ang problem. Pero huwag kayong magkalala, of course. Yung sinabi ko nung gusto ko maging healthy again, of course, I'm gonna do that. Probably sa pagpasok na anak ko. Kasi once na bumalik sa school, maaga na naman ako gigising yan. Dahil kailangan asikasuin yung anak ko. Mag-ready ng breakfast, kalinguan, di ba? So yun, maaga na naman ako magigising. Hindi na naman ako pwede magpuyat nun. Kaya, yun. Babalik ako sa pag-diet sa pasokan niya na. Pero baka hindi ko na siya gawa ng tagdo ng mga update about sa mga kinakain ko. Pero sasabihin ko sa inyo na mag-intermittent fasting pa rin ako nun sa pag-diet ko. Kasi maganda nga intermittent fasting eh. Maganda talaga siya. Hindi ko lang ma-sure kung effective siya sa inyo. Pero sa akin, effective siya. Maganda yung intermittent fasting eh. Nag-stop rin ako mag-intermittent fasting kasi nga late na ako nagigising. So yun. Doraemon, no? Nag-soundtrip ako yung mga 90s song ng mga anime. Slam Dunk, Ghost Fighter, Doraemon. Ayan. Namiss ko lang. So, yun. And sabihin ko lang sa inyo, baka gawan ko ng review. I'm not sure. Baka gawan ko ng review yung Brilliant Skin or Skin Magical kasi umuwi yung mamang ko sa Pinas. Ang sabi ko sa kanya, dalhan niya ako ng ng pasalubong. Kung may nakita siyang Brilliant Skin or Skin Magical, bilhin niya. Pero kung merong Brilliant Skin and Skin Magical ang magkatabi, piliin niya yung Brilliant Skin kasi hindi ko pa yun natatry. And ang daming reviewers sa YouTube na gumamit nun and maganda nga daw ang resulta. So, I hope maganda siya. And, ayan. Kaya nawala yung tigyawat ko ng mga cystic acne dahil gumamit ako ng Regiomax ulit. Although I stopped using it, dahil kasi nga pag nagbabalat yung mukha ko, namumula siya. So, ginagawa ko, pag ginagamit ko siya, 3 days Regiomax, tapos 5 days Curology, tapos 3 days Regiomax, tapos 5 days Curology. Like, ina-alternate ko siya. And naubos na yung Regiomax, ay naubos na siya. Ginamit ko siya kasi para matuyo lang yung aking mga tigyawat. So, ayan. At yung mukha ko, ang dami, di ba? Meron pa rin natira. Pero ito yun, ang dami niya maliliit dito. Tapos ito yung nakita niyo yung mga maitim ng bongga dyan. Ibig sabihin, yung malalaking cystic acne na nagpatong-patong dito. Tapos yung dito yung maliliit naman, talaga ang daming maliliit na tigyawat dito. Lumiit na rin siya, puminis na ulit. Tapos ito, ayan, ito talaga yung naging problema ko. Ito yung pinakamalaki. Puro cystic acne dito, ang dami. Ayan. Tapos dito, dito rin mga tigyawat ng maliliit. Kita nyo na.
Ang dami talaga. First time siya nangyari sa akin, kaya na-alarma ako. Kasi baka mamaya, pasensya na kung paano yung tingin ko sa gilid and dito, tapos para yung blink ko. Kasi yung liwanag ng ring light na sumasakit ang mata ko. So yun, na-alarma ako sa paggamit ng, sa pag-inom ng medicine ko. Yeah, maganda naman yung resulta, pero yung resulta sa mukha ko, nakakatakot. Baka mamaya hindi ko maagapan, kaya in-stop ko siya right away. Siyempre, mukha ko yung naging problema ko. Pag mukha pa naman, siyempre mas maa-alarma ka kasi ayan yung ano, first impression ng tao sa'yo. You know what I mean? First impression ng tao sa'yo, kaya kailangan may confident ka. Eh, nung time na yun, wala akong confident. Kasi ang dami talaga, guys. Ang dami, sobra. Hindi ko na magawa ng picture kasi na-stress ako eh. Naiiyak ako sa dami. Yung asawa ko nga sabi niya, ano nangyayari sa mukha mo? Yun na. Ay na. Kaya parang mas lalo ko na-alarma kasi napansin na nga ng asawa ko din. Kaya yun. Kaya yun. Paulit-ulit na lang. So, yun. Update lang. See you guys. Abangan nyo kung magagawang pa ng Brilliant Skin review yung pasalubong sa akin. I hope meron pasalubong. I hope nakahanap siya. You know? Ang taba ako. Bye guys! Thank you for watching!